Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan mismo ito ng ating sender na itago na lang natin sa pangalang Jimboy kasama ang mga kaibigan niya. Naganap ang pangyayaring ito noong taong 2009 sa lugar ng Cavite. Sa lugar kasi nila Jimboy, meron dong isang malaking bakanting bahay. Ang sabi ay mahigit isang dekada nang walang nakatira dito. Tapos, ang balibalita pa ay maraming kakaibang nilalang ang naninirahan dito. Katulad ng kapre, maligno, white lady, basta mga ganong uri ng nilalang. Malaya namang nakakapasok ang mga taga doon sa bahay na yon sa kadahilan ng wala namang nagbabantay dito. Kaya nung minsan ay naisipan ni Jimboy na ayain yung mga barkada niya na sila Jordan, Nikki, Rose, Jonathan at Ivan na matulog sa naturang bahay na agad din namang sinang-ayunan ng mga ito. Hindi naman ata siguro totoo yung sinasabi nila patungkol dun, no? Ang sabi ni Nikki na agad din namang sinang-ayunan ng mga kasama. Pagkatapos makapagpas siya ay nagkanya-kanya silang toka ng mga dadalhin. Andito na yung mga kakainin nila, tubig at higit sa lahat ay alak. Kinagabihan, pagpasok nila Jimboy sa abandonadong bahay, marami pa yung tao nun eh. Kasi mga alas 7 pa lang ng gabi ay nandoon na sila. Isa pa, kaya walang ibang pumapasok dun sa bahay na yon pag andun sila kasi kilala itong sila Jimboy sa lugar na yon. Bukod doon ay pulis ang kuya nito kaya marami ang takot na banggain sila. Pero lilinawin ko lang, ayon kay Jimboy ay hindi niya ginagamit yung kuya niya para manakot ng ibang tao dahil nung time daw na to ay isa lang siyang ordinaryong binata na gusto lang yung masayang moment na kasama ang mga kaibigan. Balik tayo sa kwento. Ang itsura ng bahay sa loob, pagpasok mo ng pinto ay sala na agad. Tapos, sa may bandang kanan, makikita mo yung hagdan papunta sa second floor. Sa kaliwa naman, ang daan patungo sa kusina, pati na rin sa banyo. Meron itong isang kwarto sa baba na katabi ng hagdan. Pero lahat ng iyon ay halatadong luma na kasi wala na itong mga pintuan. Tapos may mga damo na ang gumagapang sa pader. Samahan mo pa ng marupok na hagdan at sobrang maalikabok din ito at puro sapot na ng gagamba. Habang nasa loob sila ay medyo winalisan muna nila kung saan nila ilalatag yung mga dala nilang karton at kung ano pang pwede nilang higaan at pwestuhan. Sa ilang taong pamamalagi nila Jimboy sa lugar nila, yun pa lang yung unang beses na matutulog sila dun kasi gusto lang talaga nilang subukan kung totoo ba yung mga balibalita na maraming nakakatakot na nilalang ang naninirahan dito. Habang nag-iinom ng alak ay hindi nila napansin na lumalalim na ang gabi hanggang sa isa-isa na silang nalasing at tuluyang nakatulog maliban kay Jimboy at Ivan dahil sa hindi pa sila lasing. Kaya nagkwentuhan muna sila
ng mga bagay-bagay sa buhay hanggang sa mapunta sila sa topic ng kababalaghan. Tol, naniniwala ka ba na may mga multo dito o engkanto? Ang tanong ni Jimboy. Sumagot naman itong si Ivan ng, "Hindi ah, tignan mo nga ngayon, wala namang kakaiba." Sumagot naman uli itong si Jimboy ng, "Kaya nga eh, ewan ko ba kung saan-saan nila napupulot yung mga ganong balita." Nagpatuloy sila sa ganong usapan hanggang sa nagpaalam itong si Ivan na iihi lang muna sandali. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakita ni Jimboy na papalapit na sa kanya itong si Ivan. Kaya ang sabi niya, "Oh, ang bilis mo naman." Ngiti lang naman ang isinukli ni Ivan sa kanya bago ito umupo sa tabi niya. Ayon pa kay Jimboy, panay ang kwento niya dito. Subalit, hindi naman ito sumasagot. Kaya, laking gulat niya nang marinig niya itong si Ivan na nagsalita ng, "O tol, soft drinks at kain muna tayo. Bumili muna ako dyan eh. Buti, inabot ko pang bukas sila. Pasara na sila eh." Kitang-kita ni Jimboy na papalapit itong si Ivan sa kanya habang bitbit ang isang boteng soft drinks at mga pagkain. Kaya dahan-dahan niyang ipinaling sa kaliwang bahagi ang ulo niya kung saan nakita niyang tumabi itong si Ivan sa kanya kani-kanina lang. Laking gulat niya nang wala siyang nakita na kahit na anino, dahil ang buong akala niya ay meron siyang katabi. Kaya nagtaasan yung mga balahibo niya sa katawan habang nakatulala na nakatingin kay Ivan. Napansin naman iyon ng kaibigan, kaya nagtanong ito ng, "Uy, tol, okay ka lang? Lasing ka na ata eh." Nanginginig na sumagot naman itong si Jimboy ng, "Tol, di ba umupo ka na dito sa tabi ko kanina after mo umihi?" Nagtataka namang sumagot itong si Ivan ng, "Ha? Anong pinagsasabi mo? Bumili ako ng soft drinks, tsaka anong sinasabi mong umihi? Tsaka katabi mo? Eh bago tayo matapos mag-inom, lumabas na ako para bumili ng mga pagkain tsaka itong soft drinks." Dito ay binalot na ng takot itong si Jimboy at ramdam niyang nagtaasan yung mga balahibo niya sa buo niyang katawan. Tsaka halata na sa mukha niya yung pamumutla. Kaya ang sabi sa kanya ni Ivan, "Teka nga, bakit namumutla ka?" Ang sagot naman niya, tol, kasi kanina lang kausap kita. Tapos nagpaalam ka pa nga na iihi ka lang, diba? Tsaka bumalik ka din agad. Ngayon sasabihin mo, kanina ka pa umalis dito?" Ang sagot na lang ni Ivan sa kanya, "Hay nako tol, baka marami ka lang nainom. Matulog ka na nga, alauna na oh." Dahil sa sobrang kaba, ay nagmamadaling humiga itong si Jimboy. Nagbabaka sakali siya na makakatulog agad. Pero hindi pa man lumilipas ang 5 minuto, nagulat itong si Jimboy nang may marinig siyang tawa. Kaya napabalikwas ito sa pagkakahiga upang siguraduhin kung totoo ba ito o guni-guni niya lang. Pero nang mapansin niyang napatayo si Ivan
sa kinauupuan nito at nakatitig din sa kanya. Doon niya nakumpirma na hindi lang siya yung nakarinig nung tawa. Tahimik lang silang nakikiramdam hanggang sa marinig na naman nila yung nakakakilabot na tawa. Alam nilang nanggagaling ito sa ikalawang palapag. Kaya takang-taka sila kasi paanong magkakatao dun? E kumpleto silang natutulog sa baba. Kaya ang sabi ni Jimboy, "Tol, tignan natin." Sumang-ayon naman itong si Ivan. Pero bago sila tuluyang umakyat, ay ginising muna nila yung mga kasama nila para marami silang aakyat at para bawas takot na din. Kumpleto silang magkakaibigan ang aakyat sa taas. Pero bago nila akyatin, ikwinento na nila Jimboy sa mga kasamahan yung narinig nilang tawa. Kaya ang sabi ni Nikki habang patuloy sa pag-akyat ng hagdan, "Baka naman guni-guni nyo lang yun at dala lang yan ng kalasingan." Ang sagot naman ni Ivan, "Hindi ah, buti sana kung ako lang yung nakarinig, pati yan si Jimboy oh." Nang makarating sila sa taas, narinig nilang lahat yung tawa na nagmumula sa isang kwarto na malapit sa kanila. Halos magkumpul-kumpul sila dahil sa sobrang takot. Itong si Nikki at Rose naman ay nakakapit na sa kanila. Nanginginig at dahan-dahan nilang tinungo yung kwarto kung saan nila naririnig yung nakaakilabot na tawa. Nang makarating sila sa kwarto, ay sabay-sabay naman nilang sinilip yung loob habang iniilawan ng flashlight mula sa labas. Dito, nakita nila yung isang babae na nakasuot ng kulay itim na parang pangmadre. Pero nakatalikod ito sa kanila habang tumatawa at gumagalaw-galaw yung ulo nito na parabang nagpapatunog ng leeg. Pero yung paggalaw nito ay paulit-ulit. Halos hindi sila makagalaw sa kinakatayuan nila ng mga oras na yon. Lalo na nung dahan-dahan itong lumingon sa kanila. Maniwala daw kayo sa hindi, kitang-kita ng dalawang mata nila yung itsura nito na sobrang putla na ng kulay. Tsaka yung mukha niya ay parang inaagnas na. Tapos sa bunga nga naman nito ay may kung anong kulay itim na likido ang tumutulo habang tumatawa. Tapos yung mga mata nito ay purong itim lang. Pero ramdam mo yung panlilisik nito. Dito ay nahimatay na itong sila Nikki at Rose. Si Jonathan at Ivan naman ay mabilis na nakatakbo palabas. Kaya ang naiwan na lang nakasama ni Jimboy ay yung dalawang babae na nahimatay. Tapos itong si Jordan naman na halos hindi na nakagalaw dahil sa sobrang takot. Naihina nga din ito sa pantalon eh. Itong si Jimboy naman ay nakaalalay doon sa dalawang nahimatay na babae habang takot na tinititigan yung babaeng nakaitim na dahan-dahan ng papalapit sa kanila. Pero biglang nawala yung atensyon niya dun sa babae nang biglang
mahimatay din itong si Jordan. Subalit, pagpaling niya uli kung nasaan yung babaeng nakaitim, eh laking gulat niya kasi wala na ito. Kaya ang ginawa ni Jimboy ay binuhat niya si Nikki upang ibaba sana. Pero laking gulat niya nang makita niya yung babaeng nakaitim na nakatayo sa tapat ng hagdan na animoy hinaharangan nito yung dadaanan niya. Kaya napapikit na lang itong si Jimboy. Nanginginig at inaantay na lang kung anong susunod na mangyayari. Pero ang mas kinatakot niya ay nung narinig niyang bumulong ito at ang sabi, "Dito ka na lang. Dito na lang kayo." Sobrang binalot ng takot itong si Jimboy ng mga oras na yon. Nakakahiyaman daw aminin e naihi siya at natae nang dahil sa sobrang kaba at takot. Maya-maya pa, narinig niyang tinatawag yung mga pangalan nila. Pagdilat niya, wala na yung babaeng nakaitim. Ang tanging nakita na lang niya ay sila Ivan at Jonathan na kasama yung ibang kapitbahay nila. Mahigit 10 minuto pa ang lumipas bago tuluyang makarecover itong si Jimboy. Sila Nikki naman ay pinilit na gisingin ng mga kapitbahay nila. Nung una ay walang naniniwala sa mga pinagsasabi nila Ivan. Pero nang marinig yung side nilang lahat at halos iisa nang sinasabi, samahan mo pa ng kitang kita din ng mga ito na walang malay yung tatlo, eh naniwala na din sila. Kinabukasan ay naging usap-usapan yung nangyari sa mga magkakaibigan. Itong sila Nikki at Rose naman ay hindi lumalabas ng bahay nang dahil sa takot. Maging yung iba pang barkada ni Jimboy ay todo iwas na mapadaan dun sa nasabing bahay. Maging siya ay umiiwas na din dun. Kaya napagpasyahan ng mga taga sa kanila na lagyan ng sarado yung pintuan ng bahay para wala nang makakapasok basta-basta. Mula noon ay iniiwasan na ito ng karamihan. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon ay may nakabili na nung property. Pero hindi nagtatagal ay binibenta din iyon ng nakabili. Dahil yung mismong mga gumagawa dun sa bahay ay hindi nagtatagal. Sa ngayon ay wala na si Jimboy sa lugar na yon. Pero ayon daw kay Jordan na andun pa, eh giniba na yung nasabing bahay at tinayuan ng isang maliit na negosyo. Pero yung takot at kakaibang experience na iniwan sa kanila ng bahay na yon ay hinding-hindi nila makakalimutan. Lalo na nung nakita nila yung Black Lady. So, ayun nga mga master, no? Grabing nakakatakot yung na-experience nila, no? Lalo na nung lumilingon pa lang sa kanila ito. Grabe. Kahit siguro ko hihimatayin pag nangyari sa akin yon. Pero bakit kaya ganun, no? Pag may mga kwentong kababalagan dun sa isang lugar, bakit kaya pilit nating sinusubukan kung meron ba talaga? Hindi ba pwedeng maniwala na lang tayo agad? Lalo na kung buhay mo yung nakasakripisyo dito, di ba? Tsaka ang tanong doon, bakit kaya namamalagi yung Black Lady doon
sa bahay na yon, sa tingin nyo. Pero bago natin tapusin ang kwentong ito, gusto ko lang i-shoutout yung mga bago nating subscriber at mga silent listener, pati na rin yung mga nagtatrabaho at tagapakinig na nasa ibang bansa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. God bless po. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na din yung notification bell para maging updated ka sa susunod kong kwento. So paano? Hanggang sa muli!